Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang pagbati sa ating kagalang-galang na pastor, Evangelist E.Almeda, ang huling propeta ng ating mahal na Panginoon sa ating kapanahunan. At patuloy po nating naalala yung mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Almeda. At siyang pagbati rin sa ating mga beloved Almeda children, sa ating beloved mga beloved ordained preachers, workers. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, nasipo kami sa gawain ito sa pamamagitan ng isang karamdaman. Subalit, bago po kami masip, mga minamahal, ang aming buhay ay isang klaseng buhay na kung tutuusin sa mga sandaling ito ay halos hindi ko kayang ipaliwanag o hindi ko kayang sukatin sa aking pag-iisip sa ngayon ang nakaraan naming buhay. Dahil nung araw na yon, mga minamahal, ang aking beloved wife ay isang apostolada po sa aming lugar. Ako man din po ay membro po ako ng isang organisasyon sa Simbahang Katoliko sa aming lugar din, mga minamahal. Ako po yung membro ng Adoradores na pinakabata at the age of 26 by that time, mga minamahal. Subalit nakilala namin ang Diyos na sinasamba ng Jesus Miracle Crusade sa pamamagitan ng isang karamdaman, mga minamahal. Ang aking mahal na asawa sa tindi ng hirap ng buhay, gulo ng buhay, nagkaroon po siya ng karamdaman na insomnia, mga minamahal. Ang insomnia, naririnig ko na karamdaman, buong akala ko po ay isang pangkaraniwan lang, parang kumbaga parang lagnat lang o trangkaso. Subalit nagkamali po ako, mga minamahal. Aking mahal na asawa nagkaroon ng insomnia na hindi siya makatulog araw at gabi. Nandyan po, diridiritso po yan, mga minamahal. Lumalapit po kami sa mga doktor, saan-saan kami pumupunta, yung nababalitaan naming talagang marunong na doktor, mga albularyo na malakas manggamot. Mga minamahal, nilapitan po namin hanggang sa naubos po yung mga alaga naming hayop sa kaatang ng albularyo na yan, mga minamahal. Subalit ang kanyang karamdaman, hindi ko makita na magbago bagkus ito po'y lumalala, mga minamahal. Hallelujah! October 1987, mga minamahal. Nandyan po na ang aking mahal na asawa ay umabot na po sa sitwasyon. Sa tindi ng kanyang pagpupuyat, nandyan po na talagang halos hindi na po siya makatayo, mga minamahal. Ang kanyang blood pressure ay umabot na po ng 80 over 60, mga minamahal. Hindi lang sa ganyang sitwasyon, ang kanyang dugo ay sobrang malabnaw na po. Kumukunti po yung kanyang mga beloved, ang aking beloved wife sa kanyang dugo ng red corpuscles, nagsinasabi ng doktor, mga minamahal. Nandiyan po, napatuloy po pa rin po kami na naghahanap ng manggagamot, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung point na nagkaroon po na po siya ng mental disorder, mga minamahal, na hindi na po niya kami kilala na kanyang pamilya, mga minamahal. Sa time na yun, mga minamahal, gulong-gulo po yung aking isipan. Halos hindi na rin po ako makatulog, mga minamahal. Habang binabantayan ko po siya, mga minamahal, nandyan din yung aking mga bisyo para kahit papano maibsan yung aking magulong isip, mga minamahal. Nandyan po na talagang umiinom po ako ng alak, naninigarilyo, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung time na ako rin po ay nagsuka na rin po ng dugo habang sa kasagsagan ng kanyang karamdaman, mga minamahal. So, doble-doble na po yung aming problema. Alam po niyo, mga minamahal, dumating yung time na naisip ko na dalhin po siya sa dako po ng bagyo. Mga minamahal, sa dako po ng bagyo, terrible po yung pinagdaanan po ng aking mahal na asawa.
Dahil lahat ng alam nila na paraan na panggagamot, nandyan po na talagang hindi po umubra, mga minamahal. Ang pinakahuling sitwasyon na ginawa po nila sa kanya, yung ikuryente siya dito sa magkabilan ang kanyang ulo, mga minamahal, ng isang 110 volts, mga minamahal. Nandyan po na talagang sumugal pa rin po ako, mga minamahal, dahil bago po siya ikuryente, pumirma po ako ng isang waiver na kung ano't ano pa man ang mangyari, walang pananagutan ng ospital, walang pananagutan ng doktor. Napakahirap magdesisyon, mga minamahal kong kapatid, sa time na yon. Humingi po ako ng almost 2 weeks para mag-isip. Dahil ang sabi po ng kanyang doktor, mamamatay siya ng ilang minuto. Subalit isusurvive po namin siya. Mga minamahal, sa kanyang paliwanag sa akin, sa isang dosage na pagkuryente, 3 beses po yon, mga minamahal. Isang umaga, bagong gising, walang ininom, walang kinain, mga minamahal. So nandiyan po yung kahinaan ng physical ng aking mahal na asawa. Ang kailangan sa kanya, 3 dosage. Ibig sabihin, 9 times po na ikuryente, 9 na araw po yan. Alam niyo, mga minamahal, buong akala ko noon, makakatulong po yon, mga minamahal. Sa huling umaga na pagkuryente sa kanya, hindi ko napigilan aking sarili. Pinasok ko po yung emergency room, nandyan po na talagang kita ko yung hirap ng aking mahal na asawa. Doon pa lang, napakalaki na yung pagsisisi ko na nag-decide po ako na ikuryente siya, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, pagkatapos ng kuryente, wala pa rin pagbabago. Sabi ng kanyang doktor, bibigyan kita ng resita, iinumin niya ng 2 linggo. Pagkatapos ng 2 linggo, aakyat ulit kayo ng bagyo. Pwede na kayong umuwi. Aakyat kayo after 2 weeks. Every 2 weeks po yan, naakyat po kami. Alam niyo, mga minamahal, napakaraming tablitas, napakaraming kapsul. Ang side effect po ng gamot sa aking mahal na asawa, nandyan po na nagiging robot po siya pagka nakainom. Ibig kong sabihin, pag lumilingon siya, hindi po siya makalingon na ganon. Buo ang kanyang katawan, nahaharap kung saan siya lilingon, mga minamahal. Yung pick-up ng kanyang utak naging mahina, mga minamahal. Dahil pag may ibinigay ka sa kanya, pag naitago na po niya, hindi na niya alam kung nasaan yon, mga minamahal. Ganon po yung naging sitwasyon ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Sa time na yon na talagang lumalala yung kanyang sitwasyon, ang aming beloved son, pangalawang anak namin na lalaki, mga minamahal, 4 months old pa lang po siya noon, mga minamahal. Nandyan po yung panay, ang kanyang pagkakasakit laging itinatakbo sa ospital. Nandyan po na talagang gulong-gulo na po yung aking isipan, mga minamahal. Halos hindi ko na alam kung paano yung aking pagkilos, mga minamahal, sa tindi ng problema, mga minamahal. Subalit, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. December 1994, mula 1987 hanggang 1994, isang umaga na nagluluto po ako ng almusal dahil nandyan po na talagang umaatake na naman po yung karamdaman ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Naalala ko po yung mga pagsisir ng aking beloved kapatid sa laman na naunang nasib sa gawain ito. Nang sabi niya, Kuya, ang Diyos na sinasamba sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, pinagpapala ang kanyang mga anak. Nandyan po na talagang noong una hindi ko po pinapansin na kapag inililihans po niya ang aking mahal na asawa, nandyan po na talagang trinatrap ko po siya, pinipigilan ko po siya, mga minamahal. Subalit nandyan pa rin yung kanyang pagpapakumbaba na halos hindi siya magsawa na magbahagi sa amin ng kabutihan ng Diyos. Ang kanyang Biblia, binubuklat niya, pag may sinabi siya na patutuo, nandun, binubuklat niya yung Biblia na proof at ebidensya na totoo nga na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Habang nagluluto po ako, mga minamahal, naisip ko po yun. Ang sabi ko, wala na akong magagawa. Pakiwari ko noon, kakapit na ako sa patalim. Sa paglapit ko sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Subalit, yung inaakala kong pagkapit sa patalim, isang gintong dakilang pagpapala pala.
ang ipapahawak sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Alam po niyo mga minamahal, hindi ko matandaan kung revival crusade o krusada lang yung pangkaraniwang krusada lang yung gagawin sa Lunita sa time na yon, mga minamahal, December 1994. Kinontak ko po yung aking kapatid sa laman. Nandyan na talagang nakiusap ako sa kanya na sa lalong madaling panahon, nais kong malaman kung saan dito sa probinsya natin ang pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sabi ko sa kanya, in 2 days, nandyan po, nasumagot po siya nang sabi niya, sada ko po ng baknutan, kuya. Pagtsagaan niyo na lang muna. Habang patuloy na dumadalo ka, isang araw, ilalapit ng mahal na Panginoon ang gawain sa ating lugar. Yan ang masasabi ko. Hintayin mo lang, kuya, yung kapanahunan na talagang kalooban ng mahal na Panginoon. So patuloy po yung aking mahal na asawa na dumalo kasama niya ang aking bilabid nanay. 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Yung isang linggo, nakita ko po yung pagbabago sa kanyang buhay, mga minamahal. Nagkaroon siya ng kapayapaan sa puso at isipan. Yung kanyang tulog, nandyan po na talagang diridiritso po yan, mga minamahal. Na talagang halos hindi siya nagigising sa buong magdamag, mga minamahal. Ang sabi ko, totoo kaya ito o tsamba lang, sabi ko. Alam po niyo, mga minamahal, pagkaling siya sa gawain, nagkukwento siya sa pagkainan, nagkukwento siya kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang mga anak. Nagkukwento siya sa mga patotoo, sa mga pangangaral, kung paano binabago ng Diyos ang kanyang mga anak. Alam po niyo, mga minamahal, nung time na yon, sobra din po yung aking pagbibisyo. Masasabi ko po, mga minamahal, na kapag nakita ko yung ating technology na talagang lumilevel up, ganun din po ang demonyo, mga minamahal. Lumilevel up din sa pagbibisyo. Alam po niyo, mga minamahal, nung nagbibisyo po ako, walang alak na hindi tinatanggap ng aking lalamunan. Kahit sa sigarilyo, mga minamahal, kung anong meron na pagtitiyagaan ng aking katawan, pumapasok lahat basta bisyo sa aking katawan, mga minamahal. Hindi po ako namimili dahil talagang sa sobrang hirap, nagbibisyo pa rin ako. Nandiyan po na talagang kahit ano na ang maiinom, may sisindihan na sigarilyo, tanggap na po ng aking katawan, mga minamahal. Sa marihuana din, mga minamahal, lingid sa kaalaman po ng aking pamilya, naging ordinary na po yung ordinaryo na po yung paggamit ko po ng marihuana. Nandiyan po na talagang masasabi ko po na lumilevel up po yung pagbibisyo. Dahil nung time na yon, hindi na lang po ako sa marihuana gumamit, mga minamahal. Naka-perspice na rin po ako sa paggamit ng shabu, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, nakita ko yung aking sarili na talagang nais ko nang magbago, subalit hindi ko magawa. Hindi ko mabago ang aking sarili, hindi ko mapigilan ang aking pagbibisyo, mga minamahal. Bagamat nandyan po na nagsusuka na rin po ako ng dugo, mga minamahal, patuloy pa rin yung aking pag-iinom, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, habang patuloy din ang aking mahal na asawa na dumadalo sa gawain ito, nandyan po na talagang nakita ko po yung pagpapala ng Diyos. Gradual po siya na pinagaling ng Diyos. Pagkatapos tumanggap ng bautismo sa tubig, nakita ko po yung paggaling ng aking mahal na asawa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat na langit po ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa isip ko, isang araw, darating din ako dyan. Sana nga baguhin ako ng mahal na Panginoon. Isang gabi, mga minamahal, natulog po ako. May inom po ako sa gabi na yon, mga minamahal. Sa isip ko, bago po ako pumunta sa aking higaan, wala sa isip ko ang gawain ito, mga minamahal. Subalit, paggising ko ng umaga, araw ng Linggo, nandiyan na nagbibis na naman ang aking mahal na asawa, aking mga anak, na talagang tunay po na talagang aalis na naman po sila buong maghapon, nadadalo sa dako po ng bagyo. Hindi ko namamalayan na nakapagsalita po ako na sasama ako sa pagdalo, na nagkaroon po ako ng desire sa puso ko na gusto kong matuntungan ang gawain ito.
Alam po niyo, mga minamahal, sa time na yon, mayroon akong utang sa bangko na 16,000 mahigit. Bago po ako bumangon, nag-pray po ako na ipawalang bisa ng mahal na Panginoon ang aking mga pinirma na papilis at hindi ko nababayaran yung aking utang na yon. Sa isip ko, nandyan po na talagang masusubukan ko ito ngayon kung totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Bumangon po ako pagkatapos kong manalangin, mga minamahal. Nagbihis po ako. Hanggang sa naglakad po kami mula sa aming bahay hanggang sa highway, almost 2 kilometers, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, pagsampa ko sa bus na service ng aming pagpunta doon dahil puno po yung bus ng mga kapatiran. Doon nagsimula ng magpuri, mga minamahal. Naramdaman ko po yung presensya ng mahal na Panginoon dahil hindi ko pa alam yung mga papuring awitin noon mula sa baknutan hanggang sa convention center. Nandyan po yung pagpupuri sa bus. Mga minamahal, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagpasok ko sa convention center, hindi ko alam. Tumayo po yung mga balahibo sa aking braso, sa aking likod, maging sa aking ulo. Naramdaman ko yung malamig na hangin, mga minamahal. Hindi ko alam, yun pala yung presensya ng mahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon, ang sabi ko sa mahal na Panginoon, hihintayin ko yung takdang panahon na ako rin ay babaguhin mo, mahal na Panginoon. Nandiyan po na talagang pag-uwi ko sa aming bahay, wala na sa isip ko na talagang makipagbarkada. Doon ko nakita, nabuksan ang puso at isip ko na napakahalaga pala yung aking pamilya na napabayaan ko ng mahabang panahon sa aking mga pagbibisyo, mga minamahal. Simula noon, nandiyan po yung totoo po yung sabi ng ating mga ngaral na kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti patungkol sa Diyos, mauusig ka talaga. Sobrang pag-uusig ng aking mga kumpare, mga barkada, mga minamahal, mga kapitbahay, mga kabarangay, mga minamahal. Subalit, hiniling ko sa mahal ng Panginoon na panghawakan po ako, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. At nandito pa rin po ako na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa nakita ko na himala na ginawa niya sa aming buhay, hallelujah. Kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Isa pa na aking pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po mag-undas, mga minamahal, nag-gapas po kami November 5, mga minamahal. Pumunta po ako ng bukid, sumama na maggapas. Bandang alas dos, mga minamahal, sa tindi ng init, biglang bumuhos ng ulan. So, umuwi po kami, mga minamahal. Pag-uwi namin sa bahay, nandiyan po na naligo po ako. Pagkatapos naligo, natulog po ako. Pagkagising ko po sa hapong iyon, mga minamahal, mga bandang alas 4, nandiyan po na talagang may sakit na po ako, mga minamahal. Hindi ko na maintindihan ang aking sarili. Nagtagal po iyon ng almost 3 weeks, mga minamahal, na hindi po ako nakadalo, mga minamahal. Habang inaalagaan po ako ng aking mahal na asawa, nandiyan po na tunay po na napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapala. Bagamat nandiyan po yung mga pagsubok, nakaramdaman, mga minamahal, ang aking mahal na asawa ay talagang nahahawaan na rin sa aking pagkakasakit, mga minamahal. Sa sobrang pagod, dami ng trabaho, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung time na talagang dalawa na po kami na nagkasakit, mga minamahal. Ang aming bunsong anak na kasakasama, nagkaroon din po siya ng piksa, kaya hindi na po niya kami maalagaan, mga minamahal. Nandiyan po na nagpatuloy po yung aming sitwasyon. Umabot po kami sa point na halos hindi na po namin kayang bumangon ng aking mahal na asawa, na nandiyan po yung tindi ng ubo, pag-uubo, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, sa mga naririnig ko bago po kami magkasakit, ang makakaroon po ng COVID na magiging positive, mga minamahal, yung nahihirapan huminga. So, sa isip ko, nandyan po yung sitwasyon namin na talagang matindi na. Sabi ko, mahal na Panginoon, sana huwag po kaming umabot sa paggamit ng oxygen. Yun ang iniisip ko at sinasambit ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mahal na asawa, kapag kinakausap ko, ang sabi ko sa kanya,
ano na yung pakiramdam mo, okay ka lang ba? Sabi ko, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pangunat na langin ng ating mahal na pastor, nandiyan po na talagang okay pa rin yung aking paghinga. So, mabuti kung ganun. Dahil kung umabot po kami sa point na nahirapan na po kami uminga, mga minamahal, hindi ko alam. Baka dinala na po kami ng barangay sa hospital para ipaswab test, mga minamahal. Yun ang naging sitwasyon ng aming buhay. Hanggang sa time na yon, mga minamahal, na ang sabi ko, para na tayong walang pamilya kung ganito. Sabi ko, yung aking mga anak, hindi ko matawagan. Yung aking mga anak sa dako po ng Nagilian, mga minamahal, nandiyan po na talagang hanggang sa umabot po ng araw ng Huwebes, mga minamahal, kahit nanginginag pa ako, mga minamahal, bumangon po ako, nagpainit ng tubig, mga minamahal. Mga minamahal, sa time na yon, mga minamahal, hindi ko nabantayan ang aking sarili. Nakapag-sambit po ako ng hindi magandang salita sa aking mga anak. Dahil ang sabi ng aking mahal na asawa, sabi niya, lakay, para na tayong baog nito. Na nag-alaga tayo ng tatlong anak, subalit yung isa may sakit, yung dalawa walang kibo, sabi po ng aking mahal na asawa. Doon po ako nag-isip na talagang hindi ko nabantayan ang aking sarili. Subalit hindi ko sinasabi na isa akong perfectong ama. Hindi po ako perfectong ama, subalit nagsusumikap po ako na maging magampanan ko ng matiwasay yung aking tungkulin. Sa time na yun, mga minamahal, alam ko sa puso't isip ko, dahil aking mahal na anak dali ang sumaklol sa amin. Kahit ano yung sinasabi ko, hindi po siya sumasagot, hindi po siya kumikibo, mga minamahal. Nandiyan po na talagang doon po na nasukat ng aking isipan na hindi tama yung ginawa ko, sabi ko. Alam po niyo, mga minamahal, sa likod noon, nandiyan po yung aking pagsisisi na alam ko na isang salita lang na mabanggit mo na hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung ating pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, ay magsisimulang maglaho o lumabo ang kanyang mga litra, mga minamahal. So, madalit sa amin, nagsisi po ako, lingit sa kaalaman ng aking pamilya, nandiyan po yung aking pagsisisi, mga minamahal. Hanggang sa nasubukan din po naming dumalo minsan, dahil mahina pa yung aming physical na katawan, mga minamahal. November 11, nandiyan po na talagang panibagong pagsubok na naman. Nandiyan po na nagkakapi po ako sa aming bahay. Biglang tumakbo ang aking mahal na asawa. Ang sabi niya, halika, tignan mo yun si tatay. Sabi niya, iba na yung kanyang sitwasyon. Yung aking beloved father, nandiyan po, na nag-high blood po siya, mga minamahal. Nakaupo, mga minamahal. So, ang ginawa ko, minasahe ko po yung kanyang dibdib, yung kanyang likod, pero matigas na po yung kanyang mga kamay. Nakaganyan na po siya na nakatingala na nandiyan po yung lumalabas na po yung kanyang dila. Ang lakas ng hilik, nandiyan po na talaga. Kinakausap po siya. Hindi po siya nakakarinig dahil talagang nakumatos, na parang nawalan po siya ng malay. Nandiyan po na talagang nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon. Nasa isip ko, alam ko, nagaano man ako kasama, sabi ko sa ating mahal na Panginoon, haleluya. Dahil sa nasambit ko nitong nakarang araw, alam ko na talagang isa ka pa rin mabuting Diyos sa amin, sabi ko. Nanalangin po ako, inilihans ko po ang aking ama. Walang pagbabago, dalawang bisis. Walang pagbabago pa rin, mga minamahal. Ganun pa rin yung kanyang sitwasyon. Ang naisip kong gawin, binuhat ko po siya, dinala po siya sa kanyang kwarto. Sa sobrang putla, nandyan po na talagang napakatigas po yung kanyang mga paa, yung kanyang mga kamay, yung kanyang bibig, talagang nakabuka po siya, lumalabas yung kanyang dila, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, nung ipahiga ko siya, biglang tumigil yung kanyang paghinga. Tumigil po yung kanyang paghinga, nawala yung malakas na hilik. Nung nakita ko po yung kanyang kamay na nakatigas na ganyan, biglang gumanon. Ang sabi ko, patay na yata, sabi ko. Almost 5 minutes na tinitignan kong ganyan. Hanggang sa naisip ko, sabi ko, tay, hanggang dito na lang rin ba ang buhay niyo, sabi ko. Hallelujah! Hindi matanggap yung aking konsensya na ganun-ganun na lang. Naisip kong lumuhod sa tabi ng kanyang higaan,
nagsumamo ako sa ating mahal na Panginoon. Humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nandiyan na inilihans ko siya. Nandiyan na talagang inaano ko yung kanyang ulo na inilihans sa mga minamahal. Habang sabay na minamasahi yung kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, wala pa rin, hindi pa rin kumilos. Talagang malambot na siya, mga minamahal. Yung tigas ng kanyang paa na nakagadyan, gumano na rin. Alam po niyo mga minamahal, wala akong magawa. Subalit nang habang inililihans ko siya mga minamahal na nakaluhod po ako, nandiyan po na nung patapos na po ang ilihans ko po siya mga minamahal, parang may nagbulong sa akin na ibangon mo siya. So, hinawakan ko po yung kanyang likod at likod ng kanyang ulo at ang kanyang batok mga minamahal, bigla ko siyang hinawakan na binatak po siya mga minamahal. Nandiyan po na narinig ko. Nandiyan po yung sinambit niya na ganun. Tapos siyang pagdating po ng aming anak na bunso, nandiyan po na talagang nanginginig pa rin ako sa kahinaan na aking physical na katawan dahil nagpapagaling pa rin po ako mga minamahal. Tinawag ko po yung aking bunsong anak, ano mo yung tuhod mo sa kanyang likod. Tapos nagsalita ng pautal na ang sabi niya, huwag niyong pababayaan na lumaylay yung aking ulo dahil hindi siya makahinga. Doon, gumihaw po yung aking pakiramdam. Doon po, naisipan ko po na talagang, naisip ko po na talagang totoo nga po na kapag nagkakasala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang sukatan ng mahal na Panginoong Isus, hindi natin alam. Sa isang hallelujah! Hindi natin alam dahil hindi binanggit sa Biblia ang sukatan ng mahal na Panginoon sa distansya sa atin. Alam po niyo mga minamahal, sa isang kunting pagkakasala, hindi natin alam kung isang sentimetro lang lalayo ang Espiritu ng Diyos sa atin. Hindi natin alam kung isang dangkal o isang dipa, mga minamahal. Yun ang naisip ko, hallelujah. Hallelujah. Sa isang pagkakataon, mga minamahal, 26 years na ako dito sa gawain ito, mga minamahal, kapag nagpipray po ako sa aking mga pamilya, gradual na tinutugon ng mahal na Panginoon. Sa loob ng 26 years, ngayon ko lang na-encounter o nasaksiyan o natanggap ang instant na kasagutan natin. Hallelujah! Alam po niyo mga minamahal, hindi ako naiyak dahil hindi namatay ang aking mahal na ama. Secondary lang po yun mga minamahal. Naiyak ako dahil alam ko yung paglabo ng aking pangalan sa aklat ng buhay ay muling bumalik mga minamahal. Hallelujah! Dahil hindi ko makalimutan yung mga pangangaral ng ating mga pangangaral na ang sabi nila, you cannot cast out demon without fasting and prayer. Mga minamahal, hindi natin kaya ang demonyo kung walang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating puso. Ang demonyo, sekundary na pinakamatalino sa mundong ito, sekundary sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangalawa lang siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Subalit ang puso natin kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, hihigitan natin siya mga minamahal. Doon ako napaiyak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Doon po ako sumangis sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah! Dahil nung ang aking ina ang nagkasakit mga minamahal, binabantayan ko po siya pagkagaling ko ng gawain. Nandiyan po na inililihans ko po siya. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus nung una, ng mahigit isang taon, mga minamahal. Subalit noong bumalik po yung kanyang karamdaman, lagi kong naririnig sa aking ina na kapagkatapos kong ilihan siya, ang sabi niya, mahal na Panginoon, kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon o isang dagdagan mo pa yung aking pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, pagalingin mo na ako para makadalo ako. Huwag mo akong pahirapan, mahal na Panginoon, sabi niya. Subalit, yun ang tumatak sa aking isipan. Subalit kung kalooban mo na, mahal na Panginoon, nakahanda ako. Huwag mo na lang akong pahirapan dahil ibibigay ko sa iyo ang puso, ang buhay ko, ang kaluluwa ko, basta't ikaw lang ang kukuha sa akin. Yun ang sinasambit niya na naririnig ko, mga minamahal. Hanggang sa malagutan siya ng hininga, ang sabi niya, nung naramdaman po niya na
na talagang kukunin na siya ng mahal na Panginoon, bandang alas dos ng hapon, ang sabi niya, huwag niyo na akong tulugan sa gabing ito dahil ramdam ko talagang aalis na ako sa inyo. Iiwanan ko na kayo, sabi niya. Alam po niyo, mga minamahal, pagitan ng alas tres, alas kwatro, nakaupo lang siya. Nandiyan po na talagang nakita ko po yung hirap niya, mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang laging sambit ng kanyang bibig. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kahabagan mo ako, kaawaan mo ako. Yun ang sinasambit niya. Hanggang sa hindi na po siya makapagsalita, mga minamahal, bago siya tumigil magsalita, ang sabi niya, hayaan niyo na akong mahiga. Talagang malapit na akong malagutan ng hininga, sabi niya. Doon po, mga minamahal, dumating po yung isang pamangkin ko. Nandiyan po na talagang na-video po niya yung tatlong paghinga lang. Wala na siya, mga minamahal. Nandiyan po na talagang, ang sabi ko, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon ay hindi natin malalabanan. Dahil simula po nang nasib kami sa gawain ito, ang mahal na Panginoon na ang may hawak ng aming buhay, siya na po yung nangunguna sa aming buhay. Nandiyan po na talagang napaka-tindi ang mga pag-uusig, mga minamahal. Dahil ang aking mahal na ina, simula po noong 1994, December 25, yun po yung hiniling niya na Christmas mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang babautismuhan siya. Nang sabi niya, ang puso ko rin ay iriregalo ko sa iyo dahil kaarawan mo, mahal na Panginoon, doon ako magpapabautismo. Sabi niya, kaya't napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil within 25 years na naglingkod siya, hindi po siya lumapit sa doktor, hindi po siya bumili ng gamot. Subalit nung nagsalita po yung aking panganay, aming panganay sa dako po ng abroad, mga minamahal, na nagmamakaawa na magpatingin siya ng sa doktor. Ang sabi niya, anak din naman ako, pagbigyan niyo naman ako, sabi na. Sabi niya, dahil hindi pa tayo magkakapanampalataya, dahil isa pa rin kaming Katoliko, pagbigyan niyo naman kami, parang awa niyo na, sabi niya. Subalit kung hindi po kayo magpapagamot, sabi na aking mahal na kapatid, sisisihin ko ang kapatid ko na nandyan sa tabi niyo ngayon. Yun ang ano niya. Dahil sa gusto ng aking mahal na ina na hindi po kami mag-aaway-aaway na magkakapatid, mahal na Panginoon, nanalangin siya sa mahal na Panginoon na hindi niya choose na magpa-doktor. Ayaw lang niya na magkaaway-aaway po kami na magkakapatid, mga minamahal. Kaya't nandyan po na talagang, sige, bahala na kayo sa akin. Subalit alam ng Diyos na hindi ko choose yung magpagamot, sabi niya. Alam po niya, mga minamahal, nandyan po na talagang, ang sabi niya sa akin, bago siya mamatay, na kung sakasakali man, huwag mo nang papatulan ang mga kapatid mo na hindi pa na-save, sabi niya sa akin. At napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Puri na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan po na talagang kahit kailan, mga minamahal, sa loob ng 26 na taon, nandiyan po na hindi ko naramdaman na talagang pinabayaan kami ng mahal na Panginoon sa mga problema, sa mga pagsubok, sa karamdaman. Nandiyan po naramdam ko na talagang nasa paligid lang namin ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pagpapalang pinansyal, physical, material, sa espiritual, mga minamahal, yung aking nasambit na utang ko sa bangko hanggang sa ngayon, utang pa rin yun, mga minamahal. Ang mood po ng utang na yun, by June 19, 1993, nung tanggapin ko po ang utang na yun, mga minamahal, 7 years to pay. By year 2000, dapat polipid na po yun, mga minamahal. Hindi, hanggang sa ngayon, utang pa rin yun, mga minamahal. Alam po nyo, mga minamahal, sa aking, pagdududa. Dahil nung dumadalo na po ako, mga minamahal, sa gawain ito, wala akong abiso galing sa bangko na natatanggap po, mga minamahal. Subalit nagkaroon po ako ng kunting halaga na nahawakan, mga 5,000, mga minamahal. Sinubukan ko pa rin yung kabutihan ng Diyos. Pumunta po ako ng bangko. Gusto kong magparsyal doon sa utang ko. Dahil bilang isang Kristiyano, ayaw natin na talagang may pagkinuha na po tayo ng mahal na Panginoon, ayaw natin na may pagkakautang po tayo na maiiwanan dito sa lupa. Subalit hindi ko po naisip na yun pala ay isang patunay na totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam po niyo, mga minamahal, pagdating ko sa bangko,
Hinanap ko yung office kung saan ako pwedeng mag-advance. Nagtuturuan po sila, mga minamahal, sa baba, sa taas, sa kasir sa baba. Pabalik-balik na po ako, mga minamahal. Hanggang sa sinabi po ng kasir, "Sir," sabi niya, "sigurado ba kayo na may utang kayo dito sa bangko namin?" "Opo, ma'am," sabi ko. "Alam po niya, mga minamahal, sigurado kayo, ah," sabi niya. "Opo." Tapos, nung naresibuhan na po yun, mga minamahal, paglabas ko, suntok sa hangin po ako, bakit ipinilit ko pa rin? Ayaw na ngang tanggapin. Doon ko naisip na isang patotoo pala yung wala nang abiso na dumadating sa akin para magbayad po ako. Isang patotoo pala sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Isus. Hanggang dito na lang, lahat ng kapurihan, kalwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Hallelujah. Praise.